Yo, what up? Sports Speech TV nga pala. Yo, mga chong, bago ko simulan yung video na to, gusto ko lang magpasalamat kay Goodsmoke, mga chong. Ayan, oh, nagbigay na naman sila ng vape pad. And then, ayun, kung gusto nyo umorder ng vape pad sa kanila, andito yung Facebook page nila. Lagi ko sa video na to. And pag napadpad kayo ng Paranaque, mga chong, bisitahin nyo yung Pungko Pungko sa tapat ng Pure Gold Sukat. Simplicio Cruz Compound. And talaga napaka-solid. Napaka-solid ng food trip dito, mga chong. Chicharon Bulaklak, may bagnet. So, ayun, bisitahin nyo na lang pag napadpad kayo ng Paranaque or tiga Paranaque kayo. Yo, mga chong, yung video natin for today is tungkol lang kay Poy Poy. Kung ready na nga ba siya makapasok sa PBA or sa Pro. Yo, mga chong, matik na yan. Focus lang sa goal. Let's go! Mga chong, pasok na nga ba si Poy Poy para sa pro scene? Well, mga chong, ito nga ang tatalakayin natin ngayon. Unahin muna natin ang pangangatawan nito. Sa height nga po nito, mga chong, na 6'4 or 6'5, correct me if I'm wrong, mga chong, walang kaduda-duda nga po na goods ang height nito. Bodybuild, yes, mga chong, kondisyon naman si Poy Poy, alaga naman ito ni Coach Mavs. Then, mga chong, athleticism, wala kang kaduda-duda. Kita naman sa bawat game at in-game nga, mga chong, talagang nasa lampak ito. At sa nakaraang ang game nito kontra sa North Ball, challenge pa ito ni Cebuano Hotshots Dondon Honteberos. At nakuha nga nito ang respeto ng isang PBA legend at Gilas legend. Well, mga chong, at isa pa nga sa pinaka-importante sa laro ni Poy Poy ngayon ay yung shooting nito. Despite of his ability to jump high at upper body strength nito, nakokontrol niya pa din ang pulso niya pagdating sa 3 points. Pwede din maging alas Kati Thompson to pagdating sa rebound, mga chong. Dahil kakaiba din talaga ang taas ng talon nito. Pagdating naman sa exposure, wala na siyang problemahin pagdating sa scouts. Dahil may mga pangalan na nga to at may fanbase na din talaga tong si Poy Poy. Kaya hindi malabong hindi mapansin ng PBA scout itong player na ito. Sa galing ni Poy Poy, after a year, konting hinog pa sa tulong ni Coach Mavs at magiging star player ito, parang si Kit Jimenez. At maganda din ang magiging future ng Philippine basketball. Mga chong, aminin na natin sa hindi. Sa mga haters ng Mavs, malaki ang ambag ng Mavs phenomenal para mahubog ang mga next generation basketball player sa bansa natin. Hindi man naging PBA player si Coach Mavs, malaki naman ang natulong nito. May purpose talaga kung bakit may mga plano tayo na hindi natutuloy. At example nga dyan, yung pagiging PBA player ni Coach Mavs. Well, mga chong, comment nyo na lang kung sa tingin nyo ano pa ba ang dapat improve ni Poy Poy para mas maging deadly to pagtungtong nito sa pro.